Ano po ba ang kalagahan na dapat nating pag-aralan itong Google Classroom? Unang-una po, we can use Google Classroom as one of the LMS for online distance learning. Pwedeng yung online distance learning, pwede pong asynchronous or synchronous. Ano po yung asynchronous learning? Yung asynchronous learning po ay ibig sabihin, yung mga estudyante ay gumagamit po sila ng online o gumagamit po sila ng gadget, gumagamit po sila ng cellphone o kaya gumagamit po ng kanilang computer, pero hindi po sabay-sabay. Pwede po silang sumagot ng kanilang mga quizzes sa hindi po sabay-sabay na oras. Malaya po silang sagutan ang kanilang mga assignments, ang kanilang mga modules, sa anumang oras na gustuhin nila. Samantalang ang synchronous learning po, ito po ay yung modality kung saan yung mga estudyante at saka mga teacher ay sabay-sabay po silang nagkikita. Nakikita po ng estudyante yung teacher at nakikita rin ng teacher yung estudyante. At meron po silang schedule kung kailan sila magkikita-kita online. So yun po ang pagkakaiba ng asynchronous at saka synchronous learning. At ito pong Google Classroom, pwede po natin gamitin ito synchronous o kaya asynchronous learning. Another thing is, itatanong po ng ilan sa atin, baka mahirapan po yung mga bata sa paggamit nitong Google Classroom. Ito pong Google Classroom ay pwede natin gamitin as long as yung mga bata po ay meron pong connection sa internet. Ibig sabihin po, kung yung mga estudyante o kayong mga teacher ay nakaka-open po ng kanilang Facebook account, nakakapag-Facebook po sila, pwede rin po nilang magamit ang Google Classroom. So marami po sa mga estudyante ngayon, kung mapapansin po natin, ay gumagamit ng cellphone, gumagamit po ng kanilang mga gadgets, at halos sa kanila ay merong Facebook account. So ito pong Google Classroom ay pwede nilang gamitin kung sila din po ay nakaka-open ng Facebook. Ulitin po natin, pwede nilang magamit ang Google Classroom. Ano pa po ang kahalagahan na matutunan natin yung paggamit ng Google Classroom? Para naman po sa mga teacher o sa ating mga kaguruan, maximize the use of Google Drive and ease the burden of checking assessments. Magiging madali na po sa mga teacher yung pag-check po ng mga assessments ng mga bata yung sa pamamagitan po ng paggamit nila ng Google Form. So mahalagang matutunan po natin itong paggamit ng Google Classroom at saka itong paggamit po natin ng mga Google Forms na naka-connect na po sa Google Classroom. Another important thing that we can learn as we go on, pag gumagamit po tayo ng Google Classroom is students, they can conduct meetings, they can conduct classes, they can conduct conferences, Slack sessions using Google Meet. Or pwede rin po nilang gamitin yung application ng Zoom. Yun. So, mahalagang matutunan po natin yung paggamit nitong Google Classroom. Yung Google Classroom po, ito po ay isa lamang sa mga LMS or Learning Management System platform na pwedeng gamitin ng mga teacher at ng ating mga estudyante. Pero meron pa pong ibang pwedeng gamitin din aside from the Google Classroom. So tingnan po natin yung ilang pwede pang gamitin natin as platform maliban po sa Google Classroom. Yan. We have other LMS Learning Management System platform. Yung Edmodo, we have Edmodo. We have Moodle, we have also ClassIn, we have Schoology, and we have the DepEd LMS. At itong DepEd LMS ay isinusulong na rin ng Department of Education upang magamit ng mga kaguruan at ng ating mga estudyante. Pero ngayon po ang pag-uusapan natin, our focus is on Google Classroom. Paano nga po ba tayo magsisimula sa pag-open po ng ating Google Classroom? Unang-una po dapat alam po natin ang ating Gmail account o kaya ang ating DepEd account upang makapag-open po tayo ng ating classroom. So pupunta po tayo sa Google. Pag narito na po tayo sa Google, we are going to type Google Classroom. So i-type po natin yung Google Classroom. Type natin Google. Tingnan po natin dito. Kung meron po tayong nakita ditong icon or the profile picture natin or kung wala po tayong picture dito, may nakita tayong
letter S, letter M, o yung mga panimula ng mga letters, ibig sabihin, naka-sign in na po tayo sa ating Gmail account. Pero kung wala pong ganito, or wala po ng mga icon na mayroong mga letters, at nakasulat po dito is log in, maglalog in po muna tayo sa ating account or Gmail account. Type po natin yung ating email, then enter po natin yung password natin. After typing the password, click next. Pag nakalagin na po tayo sa ating account, ito po ang lalabas sa atin. Meron po tayong profile picture dito. Ibig sabihin, nakalagin na po tayo sa ating Gmail account. So, ang gagawin po natin, paano tayo makapasok ngayon sa ating classroom? Meron po tayong dalawang paraan. Una po, click po natin Google Classroom. Or, itype po natin Google Classroom. Yan. Nakita po natin itong Google Classroom. And after that, i-click po natin. I-click po natin yung Google Classroom. Ayan, lumabas na po yung mga classroom. Since meron na po akong create na classrooms, makikita po natin dito yung mga classrooms na create ko. So meron po akong 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have 6 classrooms. Pero kayo po, dahil wala pa kayong create na classroom, kung wala pa kayong nakikreate na classroom, wala pong laman itong bahaging ito. So, paano po tayo mag-create ng classroom? So, ito pong plus sign, i-click lang po natin. If we want to join the class, or halimbawa, yung estudyante, sasali sila o mag-join sila sa klase, i-click po nila yung join. Halimbawa naman po tayo ay teacher, dahil tayo ay teacher, magkikreate po tayo ng classroom. So, ang ikiklik po natin as teacher, yung create class. So, iklik po natin yung create class. So, itype po natin. Halimbawa, ang pangalan ng aking class ay, halimbawa, English 8. Tapos, yung section is, halimbawa, section is matapang. Matapang. Section, matapang. And the subject, English. And room. Say, for example, ang room number is 143. Ayan, yung room, 143. Pagkatapos po niyan, ang gagawin natin, i-click po natin yung create. Ayan po, lumabas na po itong aking klase na create natin. Po nakalagay English 8, section matapang. Ito na po yung interface ng aking klase. So nakikita po natin merong theme dito, itong kulay blue. This is the theme of our classroom. If we want to change the theme of our classroom, what are we going to do? Ang gagawin po natin, select lang po natin yung theme. Click po natin, pipili lang po dito tayo ng theme na gusto natin related sa subject natin. So this one, English and History. Kung mathematics po, meron ditong math and science, pipili din po tayo dito. And kung tayo naman ay kabilang sa arts, click po natin yung arts, pipili din po tayo dito kung alin ang gusto natin na theme, or sports, or others. Yan. So since ang klase ko is English, halimbawa, i-click po natin ito. English, i-click ko yan. Ito. Then, after clicking this one, select po natin, select class theme. Click po natin yan. And, mapapalitan na po ito. Ayan, napalitan na po yung theme natin. And suppose hindi pa po tayo satisfy sa theme natin and gusto nating personalize yung theme natin, pwede po nating palitan. Ito po, upload photo. Ito ang i-click po natin. So, i-click po natin, upload. Tapos, select photo from your computer. So, hahanap po tayo ng picture nasa loob po ng ating computer. Pipiliin po natin kung ano yung gusto nating larawan na ilagay sa ating class. Click open. Ayan, uploading na po yung picture. Nag-upload na po yung picture. And hintayin na lang natin, ito na po siya. And we can adjust the size of the picture. Makikita po natin itong mga handle dito. We can adjust this one. We can click, hold, and drag. Then, adjust po natin sa tamang size, tamang angle na gusto natin. So, kiklik ko na po ang select class theme. And,
napalitan na po yung theme natin. Kung gusto natin picture ng mga estudyante natin, pwede po nating ilagay dito, i-upload lang po natin yung mga picture o group picture ng mga estudyante natin sa klase. If we are going to observe dito po sa interface ng ating klase, we have four tabs here. The first one, we have the stream. The other one, we have the classwork. This one, the classwork. We have the people and we have the grades. So, tingnan po natin kung ano ang nandito sa mga tabs nitong ating class. So, dito po sa stream, if we are going to click the stream, nakalagay po dito is communicate with your class here. Ibig sabihin, dito tayo makikipag-communicate sa ating mga estudyante. So, how are we going to communicate? We can create and schedule announcement. So, pwede po tayong gumawa ng mga announcement. May gusto tayong sabihin sa ating mga estudyante, may announcement tayo na ipapagawa sa estudyante. So, dito po natin pwedeng i-post sa stream tab. Ang gagawin ko po, i-click ko lang ito. Yan. Then, pwede na po ako dito maglagay ng announcement. Yan. Pag na-type ko na po yung aking announcement o yung message sa aking estudyante, ano na po ang sunod nating gagawin? So, dito po, makikita natin, meron pong drop-down arrow here. Pag-click po natin yon, may lalabas po dito. Ano-ano po yung mga narito? Ito po yung mga klase natin. Since sa akin po, I have created different classes, marami na po tayo dito makikitang mga klase. Diyan po sa inyo, kung wala po kayong na-create na klase, isa lang po ang makikita ninyo. So, pipiliin lang po natin dito kung kanino natin ipapadala yung message natin. So, kung marami tayong klase at gusto nating sabay-sabay na padalhan ang message natin na pare-parehas na message, ikiklik lang po natin lahat ng ito na klase. Pero kung isa pa lang naman po, piliin lang po natin yung isa. Halimbawa, gusto ko lang padala dito, English 8, i-click ko po yan, English 8, click ko po yung English 8, yun. Then, click dito, all students, ibig sabihin po, ang ibig sabihin po nito, lahat ng estudyante sa English 8 sa section na yon ay makatatanggap po ng message ng aking announcement. Kung gusto na po nating i-post yung mensahe natin, we can click this one, we can click this. I-click po natin ito, post, may lalabas po ditong post. Ibig sabihin po, makikita na kaagad ito ng mga bata pag ipinost natin. But, pag-click po natin yung schedule, ibig sabihin, malaya tayong magbigay ng schedule kung kailan natin gustong makita ito ng ating mga estudyante. So, kung mag-i-schedule po tayo, i-click lang po natin ito, then pipili po tayo ng date kung kailan natin gustong makita ng mga bata yung announcement natin. Halimbawa, ang gusto nating makita ito ng August 31, so i-click po natin 31. Click na po 31. And, kung gusto nating baguhin yung oras, kung anong oras natin gustong makita ito ng mga bata, so, ilalagay din po natin dito yung oras. Okay po? Then, after that, kiklik po natin yung schedule. Kiklik na natin yung schedule na gusto natin. Since hindi ko naman po ito i-schedule, I have to cancel this. So, I click cancel. If we want to add an attachment to our message, paano po natin gagawin yon? Maybe picture, maybe a document, or maybe a video file. So, ikiklik po natin lang ito. Pag-click po natin yan, meron pong lalabas dyan. Google Drive, link, file, YouTube. Ibig sabihin po, dito, ang ia-add po natin ay nagmumula sa Google Drive natin. Mga file na nagmumula po sa ating Google Drive. I-click po natin. Ayan. Narito po yung My Drive. Or kung gusto po nating magdagdag na wala po sa ating Google Drive, mag-a-upload po tayo, i-click po natin yung upload. Pero kung nasa Drive po natin, i-click po natin yung Drive. Halimbawa, ito po ang ilalagay po natin. I-attach ko lang. I-click ko po. Then, insert. Ayan.
na-add na po natin yung file mula po sa ating Google Drive. Then, may gusto pa po tayong idagdag. Kung may gusto pa tayong idagdag, then again, we have to click add. Suppose link, we want to add link. Magdadagdag naman po tayo ng link. So, i-click po natin yung link. Yan. Ano po yung ilalagay natin dito? Yung link po, usually, the URL link. Paano po natin hahanapin yung URL link? So, halimbawa po, maghahanap po tayo ng link. Say, for example, sa Wikipedia. Wikipedia. So, hanapin po natin yung Wikipedia. Wikipedia, halimbawa, maghahanap po tayo about elements of short story. Elements. Then, add link. Ayan. Ina-add na po yung link. Galing po sa Wikipedia. Ibig sabihin, mababasa na po ito ng bata. Suppose hindi pa po tayo satisfy and we want to add more attachment sa ating announcement, then kung ang ia-add naman po natin ay YouTube video, kasi gusto nating panoorin yung mga bata, gusto nating yung bata ay manood ng isang video galing po sa YouTube, i-search po natin sa YouTube. Halimbawa, dito, search po natin. Halimbawa, ito po yung napili kong video, i-click lang po natin. I-click po natin yung video na napili natin. Click natin, then we are going to add. Ia-add na po natin yung video. And of course, yung mga video pong pipiliin natin, yung hindi po mahabang video, upang hindi naman po nababagot yung bata o naubos yung oras ng bata sa kapapanood ng video na ating ini-add. So, halimbawa, ito na po yung napili natin. We are going to add. Click add. Ayan, na-add na po sa ating announcement. Ngayon, say for example, ayaw po natin or may nailagay po tayo at nagbago ang isip natin, ayaw nating isama yung ibang attachment, kaya po ba nating alisin o ma-delete yung mga attachment na yon? Ganito lang po yung gagawin natin. May mga X po dito. X, X. Ibig sabihin, i-click lang po natin yung X. Ayaw ko itong isama. So, i-click ko yan. Ayaw ko rin itong kasama sa aking announcement. So, yan lang po ang natira. Yung sa YouTube link. Okay na po ito. Ito po yung aking announcement. Ito po yung aking attachment. So, ipopost ko na po siya. Click the drop-down arrow. Then, click post. Posting. Ayan po, posting siya. And makikita na natin dito na post na po yung announcement natin at ito ay makikita na ng mga estudyante natin pag binuksan nila yung kanilang klase. Ayan. So, ganun lang po kasimple pag-add ng ating attachment o paggawa ng ating announcement. Tingnan pa rin po natin kung ano ang pwedeng makita natin dito sa stream. Ulitin po natin, pwede tayong gumawa ng announcement. At sa announcement po natin, pwede po tayong maglagay, magdagdag ng ating attachment gamit po ang Google Drive, ang link o kaya file, pati na rin po ang YouTube link or YouTube video ay pwede nating i-add. Dito lang po yan sa stream. Tingnan po natin kung ano pa ang makikita natin maliban sa mga attachments. Open ko po ang isa ko pang klase. Tingnan po natin yung stream. Pag i-click ko po yung stream, kung i-click po natin yung stream dito, ayan, yan, meron po ditong announcement. Yan, marami pong announcement. Makita po natin yung mga announcement. Yan, assignments. Hey, so ayan po, ito yung makikita natin sa ating stream tab. Maliban po dyan, may papapansin po tayo ditong mga numbers. Itong 0 and 44. At 0 po, turned in, at saka 44, assigned. Dito naman po, turned in is 1, at dito naman is 43, assigned. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng turned in po, wala pa pong nagsasubmit na estudyante doon sa ipinapagawa ng teacher. Ilan po ang ini-assign o ilan pong mga estudyante ang naroon sa klase na binigyan na ng task pero hindi pa rin po nakakagawa o nakakasubmit nung kanilang
mga tasks, mga output, 44. Dito naman po, sa test na ibinigay, turned in, isa ang nag-submit, 43, hindi pa po sila nag-submit. Pero natanggap na po nila yung ipinapagawa ni teacher. So, iyon po ang makikita natin dito sa stream. The announcement, makikita din natin sino yung mga nag-submit na at saka sino yung mga hindi pa nag-submit na estudyante. So, yan po ang ating stream tab. Okay po, balik po tayo doon sa ating isang classroom. Another tab in our class is the classwork. Ano po ba ang narito sa classwork? Kung titingnan po natin yung classwork, let us click classwork. In the classwork tab, we can create assignments, we can create questions, we can use topics to organize classwork into modules or units. Din po ang i-click natin para makagawa tayo. Ulitin ko po, in the classwork, we can create a question. Pwede po tayong gumawa ng tanong para sa ating mga estudyante. Pwede tayong gumawa ng assignment o magbigay ng assignment. Pwede tayong magbigay ng quiz assignments. Pwede tayong magbigay ng ating materials. For example, the module na gusto nating ipabasa sa ating mga estudyante, dito po natin gagawin yan sa classwork. Paano po gagawin yon? We will click create. I-click po natin yung create. So, assignment. Pwede tayong magbigay ng assignment sa mga bata dito. Of course, yung assignment po can be graded. Yung assignment po ay pwedeng graded o kaya pwedeng hindi naman po graded. So, sa assignment po, ano ang pwede nating ibigay sa assignment? So, for example, if we want the student to answer a question and they are going to write it in a form of paragraph, we can make an assignment. Sa quiz assignment naman po, kung gusto nating magbigay ng quiz, po yung mga assessment na pwede nating gawin. It could be formative assessment, yung quiz, pwede po natin gamitin yung quiz assignment. Sa question, magbibigay lang po tayo ng tanong, maybe because we want to have a class recitation, we want to get the opinion of our student about the topic, so magbibigay tayo ng tanong. Then the student can answer the question by writing their answer to you. So for example, gusto lang nating mag-brainstorm. We want brainstorming. Ito po ang kiklik natin. Questions. Ano po yung material? Ito po yung mga gagamitin ng mga bata para basahin nila, para matuto sila. So for example, gusto nating magbigay ng module sa mga bata. So, ikiklik po natin yung material. And doon natin i-attach yung module na pag-aaralan ng bata. And meron din po tayong reuse content or reuse post. Ano po yung reuse post? Halimbawa po meron na tayong ginawang assignment. May dati na tayong ginawang assignment, may dati na tayong ginawang quiz assignment, or may question na tayong dating ginawa. May material na rin tayong ginamit. Lahat po ng iyon ay pwede po nating gamitin muli. We will just reuse that post. So, hindi na po masyadong nakakapagod sa ating mga teachers, sa ating mga kaguruan. So, ito po ang mga pwede nating gawin sa ating classwork. And another is topic. What's the use of this topic? Ano po ang gamit nitong topic? Topic, if we want to organize the items in our classwork, ito pong topic ang ikiklik natin. Halimbawa, ang mga ilalagay natin sa classwork is under first grading period. So, gagawa po tayo ng title, first grading period. Under that first grading period, lahat po ng ipapagawa natin, nandun na, sunod-sunod na po yun. Or halimbawa, module. Gagawa tayo ng module. This module is for the first grading period. So, module 1, under that module 1, lahat na po ng susunod dyan i-related po sa module 1. So, later po, maunawaan natin yan kung paano gawin. Ngayon naman po, paano po tayo mag-a-add o paano po tayo mag-dadagdag ng ating estudyante sa ating classroom? O kaya paano tayo magdadagdag ng ating co-teacher, ng ating kapwa-guro sa ating classroom? Alin po ang ikiklik natin saan po tayo pupunta? Pupunta na po tayo dito sa People.
Click po natin yung people. Pag-click natin yon, ito po ang lalabas. Since wala pa akong estudyante dito, wala po tayo makikitang estudyante. Wala po tayo makikita mga pangalan dito ng estudyante, maliban lang po sa akin na siya po yung teacher halimbawa. Halimbawa po ako yung teacher dito, makikita natin ito. Paano po ba tayo magdadagdag ng estudyante? So ang gagawin po natin, ikiklik lang po natin ito. Pag-click po natin yon, may lalabas po dito, invite students, invite link. So this link, we can copy this link and we can send this to our students. Nasaan po yung estudyante natin? Pwede po tayong gumawa ng messenger chat or sa ating chat room. Sa messenger, pwede po nating ipadala yung link. Then, pag na-click nila yung invite link, so pwede silang pumasok sa ating classroom. Or, dito, as a teacher, pwede po tayong mag-type ng kanilang Gmail. I-type po natin yung Gmail dito ng ating mga estudyante. Then, we are going to click invite. Then, ma-invite po sila para mag-join sa classroom natin. But, there is still another way on how to invite the student in our class. Another way is, i-cancel po muna natin to, kasi kung magta-type po tayo dito ng Gmail or ng email account ng estudyante, imagine kung 300 students na meron tayo, so we are going to type 300 email of a student. So medyo time-consuming po yon para sa part ng ating mga kaguruan. So, i-cancel po muna natin ito. Ano pa po yung isang paraan para tayo ay mag-add ng student? Aside from this tab, people, meron pa po tayong paraan. Okay? Halimbawa po, gusto nating mag-add ng teacher ng ating mga kapwa guro sa ating class, sa ating klase or ating classroom. Bakit po tayo magdadagdag ng teacher o mag-a-add ng teacher? Halimbawa, gusto nating may katulong tayo or we want collaboration with our teachers, pwede tayong magdagdag. How many teachers can be added in our class? Pwede po tayo magdagdag ng 20 teachers. We can add 20 teachers in our class. So that is the maximum of teachers, number of teachers that we can add to our classroom. So, paano naman po natin gagawin yon? Yung pag-add sa teacher. Ikiklik din po natin ito, yung plus dito. And invite teacher. So, we will type the Gmail of the teacher. So, itatype lang po natin dito yung Gmail ng teacher. Then, we will click invite. Then, matatanggap na po yun ng teacher at i-confirm na lang po nila yung invitation na ginawa mo. Then, meron ka ng kasamang teacher sa klase mo. Or also, we can invite our head teacher, our principal, we can invite them also in our class kung gusto nating naroon siya sa ating klase for observation, halimbawa. Ano po yung isa pang paraan kung paano tayo mag-add ng ating estudyante sa ating klase? Aside from dito po sa people, then we will click this. Babalik po tayo dito sa stream. So for example, stream. Click po natin yung stream. Kung makikita po natin dito sa stream, meron po ditong class code. Ito po yung class code. Ito naman po yung Meet link. Ito po yung sa Google Meet. Sa DepEd account po ng mga teachers, makakakita tayo ng Meet link or the Google Meet link for video conferencing. Halimbawa, magkakaroon tayo ng conference, mag-meet tayo ng ating mga estudyante, gamit po ang Google Meet link, ito ang i-click natin, then we will send this to our students. Papadala lang natin ito sa kanila, maybe through group chat, sa messenger account, makapag-meet na po tayo. Especially, pwede magamit ito sa synchronous learning. Pero po sa hindi po DepEd account or we are using only the free Gmail account, we cannot see this link. Wala po itong link na ito. Dito po tayo sa ating class code. Then this class code, we will click this class code and we will send this to our students using our group chat sa Messenger. What we are going to do is we will copy this. So we can click this one, copy invite link, or
we can highlight this, then copy, then pwede na natin itong ipadala sa ating mga estudyante ginagamit ang Messenger or group chat natin. Then, paano i-open ito ng estudyante? The students will open the classroom and they are going to join. Then, ilalagay nila yung code. Then, after that, maka-join na sila sa klase natin. So, ganun lang po kasimple ang isa pang paraan kung paano mag-join ang estudyante sa kanyang or sa ating classroom. So, paano naman po halimbawa sa ating mga estudyante eh merong nagpo-post sa stream tab ng kung ano-ano. Or in other words, meron tayong estudyanteng medyo pasaway o hindi sumusunod sa mga patakaran natin. Ano po ang pwede nating gawin na disciplinary action? Ganito po yon. Halimbawa, dito po sa people, makikita po natin yung mga estudyante natin. Makikita natin yung mga estudyante natin. Dito meron akong dalawang estudyante. Say for example, si Sam AA. Medyo magulo, maingay, post ng kung ano-ano, hindi sumusunod. Pwede po natin siyang disiplinahin. So, click lang po natin dito. Then, click natin yung drop-down arrow. Pwede nating padalhan ng email, ng message through email, at sabihan yung bata kung ano ang dapat niyang gawin at mga hindi niya dapat gawin. We can remind our students. Or, kung alimbawa talagang matindi yung ginawa ng estudyante, gusto nating alisin yung estudyante, we can remove the students. So, kung email, yan, i-email lang natin yung estudyante. Alimbawa naman, ang naisip natin, we want to remove the student. So, kiklik natin yung remove. Tatanungin ka doon, remove student. So, it's up to us. Kung remove natin, mawawala na siya sa klase natin. So, i-cancel muna natin dito. Suppose ang naisip natin ay ito. Gusto lang nating i-mute yung bata. Pag na-mute yung bata, anong mangyayari sa bata? Can still submit work, other students won't see it. So, pwede pa rin siyang mag-submit ng mga output niya. Pero hindi ito makikita ng ibang mga estudyante. Can't reply to classmates' work. So, hindi siya makaka-reply. Can't comment or post. Hindi siya makapag-comment or makapag-post. So, alimbawa yon, i-mute natin. Yun, na-mute na yung bata. After several days na nagbago na yung bata, na-message na natin na magbabago na yung bata, so pwede na nating i-change uli yun. Click lang natin uli, then unmute. Then, click natin yun. Yun. Unmuting. Yan, wala na po yung ano dito. Na-unmute na po yung estudyante, balik na po siya sa dati. Hey, ganun lang po kasimple kung paano natin didisiplinahin dito sa Google Classroom yung ating magugulo, medyo maiingay, hindi disiplinadong estudyante. So, ganun lang po kasimple sa pagbigay ng disciplinary action sa ating mga estudyante. And sa grades, ito po yung tab kung saan mag-grade tayo sa mga bata or makikita natin yung grades sa mga bata. Ito po. And dito po, settings, makita po natin yung settings icon. If we want to make changes, say for example, ibabaguhin po tayo, we want to change the name of our class, pwede po natin gawin yan dito. Description or section, babaguhin po natin, the room, subject, pwede pong gawin natin yan. And dito rin, general settings, manage invite codes. Enabled, ibig sabihin, makikita yung invite codes, invite link, dito po yon. Pwedeng kopyahin po natin yung invite link para maka-join po yung ating mga estudyante. At ito na po yung code. Pwede po nating i-disable yung code or pwede nating i-reset.
So for example, nakapasok na po yung estudyante sa ating classroom, pwede pong i-disable na natin para hindi na makapasok yung hindi naman natin estudyante. Or, pwede nating i-reset class code. Makikita natin dito yung class code. Ito yon. Class view, display class code. Okay, makikita yung class code. Stream, students can post and comment. Doon po sa stream tab, ano po ang gusto nating mangyari? Say for example, gusto nating yung estudyante ay makapag-post at comment, ito ang i-click natin. Kung ang gusto natin ay yung estudyante ay makapag-comment lamang, pero hindi na siya pwedeng mag-post, dahil tayo lang magpo-post, dahil baka kung ano-ano ang i-post na student, ito po ang i-click natin. Kung ang gusto naman po natin ay only teachers can post or comment, ito ang i-click natin. Pero para sa akin po, ang gusto ko, ako ang magpo-post, pwede lang mag-comment ang estudyante, kaya ito po ang i-click ko. Students can only comment. Then, show condensed notification or pwede ring show attachment in details. Ito, show deleted items. So, hindi ko na po enable dahil dinelete ko yung items. Ayaw ko na siyang makita. Ito naman po yung link ng Google Meet. We can generate Meet link. Pwede nating baguhin yung link ng ating Google Meet. And grading, dito we can make adjustments sa grading system. Dito ilalagay ko po is total points. If you want to make some adjustment sa grading system, say for example, gusto nating maglagay ng percentage, say for example sa written output or sa performance and sa test, so we can enable this. Pag in-enable po natin yan, then we can add category also. Say for example, written output. Say for example, ang gusto natin written output is 30%. And lagay natin dito 30%. Yan yun, so written output. And we can also add another category. Say for example, sa performance is 50%. And another category, if it is a test or examination, we can have 20%. Ayun, dito po yan i-adjust. If you want more explanation about grading system, i-click lang po natin yung learn more. So dito, alisin ko po muna ito. Paano alisin yun? Click ko lang po yung X, X, and X. Then, i-disable ko po ito. Lagay ko lang po dito is total points. Again, if you want to learn more, click po natin ito. May lalabas dito, classroom help, setup grading. Hahanapin po natin ano po yung mga tanong natin, masasagot po dito. I-click lang po natin kung ano yung gusto nating malaman. So, this is classroom help. So, balik po tayo dito. That is settings. After that, kung okay na po, save po natin. Huwag kalimutan i-click ang save. So, save natin. Another important settings, ito po. I-click po natin ito. Then, punta po tayo dito sa baba and we can see settings. Ito po, makikita po natin itong part na ito, dito. Settings. Click po natin yon. And, lalabas po dito is profile. Change profile. Parang sa Facebook lang po. Kung gusto nating baguhin o maglagay tayo ng picture sa ating profile, change. So, parang Facebook lang po ito. If we are going to click this, lalabas po dyan, upload photo. So, mag-upload lang po tayo. Then, after selecting a photo, set as profile. Yan. Ma-change na po yung profile natin. Okay? So, ganun po kasimple. Parang nag-change tayo ng profile sa ating Facebook account. Halaga po na meron tayong profile picture para naman makita ng estudyante yung mukha natin doon sa klase. Dito naman po email, receive email notification. If we want to receive notification, i-enable po natin. Notification sa pag-comment sa ating mga post, pwedeng enable natin. Or, depende sa atin kung anong gusto natin. Comments that mention you, private comments on work, classes you teach, late submission of student work. Ito po, kung gusto mong tanggapin pa yung mga late na isinasubmit ng estudyante,
i-enable po natin. Pero kung ayaw mo na, i-disable po. Resubmission of student work. Say for example, medyo mababa yung nakuha ng estudyante and gusto nating mag-submit uli or gusto nating magkaroon ng remedial dun sa bata. So, we can allow the student to resubmit an output. So, i-enable po natin ito. So, it's up to us. Depende po sa atin kung gusto natin, enable or disable. Invitation to co-teach classes, enable natin kung gusto natin. Ito, depende po sa atin kung anong gusto natin. Kung okay na po yun, na-change na po natin lahat yon. Paano naman po si teacher magbibigay ng grade sa kanyang mga estudyante? O ito po ang gagawin natin, tingnan po natin. Halimbawa po si teacher ay meron ng mga estudyante sa kanyang klase. Ito po yung stream. Ito po yung mga announcement ni teacher. Ito rin po yung classwork ni teacher. Ito yung binigay ni teacher. And titingnan po natin, people, meron ng estudyante si teacher. Meron siyang dalawang estudyante, si Sam A at saka si Sir Sam TB. Tingnan po natin dito sa classwork, sa stream. Pag tinignan po natin, module, ito naman po yung question, titingnan po natin, nasa stream po tayo, stream tab, ito po yung tanong natin, meron po tayong dalawang estudyante. At makikita po natin, two students turned in. Ibig sabihin, meron na po tayong dalawang estudyante na nag-submit doon sa pinapagawa natin. Balik po tayo dito. Samantalang dito naman po, elements of story, tingnan din po natin. Meron na rin pong dalawang estudyante na nag-submit. Ito po yung nag-submit, turned in and turned in. Palikan po natin yung isa. Ito yung pinapagawa po natin na assignment. Yung tanong sa assignment natin, i-click po natin. Again, meron ng dalawang estudyante na nag-submit. Ngayon, ang tanong po, paano tayo mag-grade? Kasi meron na pong nag-submit sa atin. Okay? So, ang gagawin po ni teacher, balik po tayo dun sa classwork. Ito po yung classwork. Pag magbibigay po tayo ng grades, balik po tayo dun sa grades. Punta po tayo dito sa grades. Ayan. Kung mapapansin po natin, meron tayo ditong 10, 5, and 100. Ito po yung mga binigay ni teacher na sasagutan ng mga estudyante. Asan po ang grades nito? Ibig sabihin, kulay green, nasagutan na po ito ng mga estudyante. So, titingnan natin, paano tayo magbibigay ng grades? Ito po yung unang ibinigay natin. The due date is October 7, October 9, at ito naman October 8. So, October 7, so i-check po natin. Tingnan po muna natin ito. I-click po natin dito at bibigyan natin ng grades. Ayan. Why did God create man? Sila po ang nag-submit. Ibig sabihin, lahat ng estudyante ko ay nag-submit kasi turned in. Dito po, 0. Ibig sabihin, wala nang hindi pa nakakasubmit na estudyante ko. Lahat na po na i-turn in yung kanilang mga kasagutan. So, paano ko po i-check yon? Click po natin to kay Sam AA. Titingnan ko. Ito na yung sagot ni Sam A. Sam A, section, grade 8, matapang. The question, why did God create man? Ito yung sagot ni Sam AA. Because he wants to create them. Paano na si teacher magbibigay ng grades? Ito na po yun. Tingnan po natin dito. Sa right side natin, Sam AA, sagot po to sa assignment. Wala pa po siyang grade. Kung naalala po natin, meron tayong ginawang rubrics. Ito po yung rubrics. Content, 35. Organization, 45. And grammar, 20. Ito po yung sa rubric natin. Yung excellent, very good, good, fair, and poor. So, halimbawa, ang content, kasi iisa lang po, bilang halimbawa lang po, halimbawa binigay natin dito is 70. Binigay natin dito is 30 points. Tapos dito, yan. Tapos dito ay ganyan. O dito, meron na po siyang grades. Then, we can
message. We can give, we can send a private message to our student. Halimbawa, mag-send tayo ng message, private message, ibig sabihin, siya lang ang makakabasa nito. So, for example, try to add more sentences. Then, meron na po siyang grade. 75 po yung grade niya, passing. Pwede nating i-post yung message. Yan. And, kung okay na po yun, we are going to click, we will click now, return. Return. Dito, may nakalagay, return the submission, return multiple submission, return lang po, i-click natin, return. Then, return. Ibig sabihin, makikita na yung estudyante yung kanyang grades, malalaman niya na yung kanyang grades. Binigyan na po natin ng grades yung estudyante. Okay? Yun. Then, balik tayo sa ating classroom. Kung po tayong isang estudyante, click po natin, i-check po natin. So, we will click this one. Ito naman yung sagot ng isang estudyante. Why did God create man? God created man to live forever and worship Him. He loves man that He gave everything a man needs. Halimbawa yon, pupunta tayo dito, at merong ini-attach yung estudyante dito. Pwede nating tingnan yung ini-attach ni student. Meron siyang attachment, so we can click this. Tingnan natin. Ano yung ini-attach ni student? Yan, nag-attach si student na ganitong picture. Parang may kinalaban doon sa creation ng God. Kapag nakita na natin, pwede nating i-print, pwede nating i-download. Yan. And assignment, tingnan natin yung sinulat na assignment, balik tayo doon. Pwede na tayong magbigay ng grades. 100 ang total na grades natin. So, may rubric din po tayo, may rubrics din po tayong ginawa. Ito po yung rubrics na ginawa natin. Say for example, content. Say for example, content, then organization and grammar. So, 95 yung grades niya. If we want to write a message, we can write here. Actually, meron siyang message sa atin. Sabi niya, thank you sir, I find it so easy. So, you can write also your comment. Pagkatapos po nun, pwede na po nating i-return yung grades natin. 95 yung grades. Return. And click return. Returning. Yan. Na-return na po natin. Then, balik po tayo ulit dun sa ating klase. Na-check na po natin yung assignment natin dito sa student. Balik po tayo dun sa classwork. Stream. Balik po tayo dito sa grades. Kung makikita po natin, meron na pong grades yung bata. This one, 95, 75. Andyan na po yung grades. Makikita natin yung grades. So, napakadali po. Pag-check po natin, andyan na yung grades, makikita na po natin. Ito po ay hindi pa natin na-check. Paano po natin i-check yung quiz assignment na nasa Google Forms? So, i-click po natin ito. Makikita po natin, dalawa yung turn in. Para makita natin yung Google Forms na sinubmit ng bata, anong gagawin natin? So, balik po tayo dito sa classwork. Ito po yung stream. Then, we go back here sa classwork. Then, i-click po natin itong class drive. Nasa class drive po yun. Yung mga sinubmit na student. Click po natin yung class drive. Titingnan po natin. Ito po yung question na ginawa natin, elements of story. So, i-click po natin yun. Pagka-click po nun ay lalabas yung question natin. Ito po yung quiz assignment. And mapapansin po natin dito, question, narito yung mga tanong, ito po yung mga sagot ng estudyante. So, we will click this. Click, and makikita po natin dito, merong summary. Ito po yung summary ng sagot ng mga bata. The scores, siya po, ito yung Gmail niya, nakakuha po ng 5 points. Ito naman si Sir Sam, nakakuha ng 1 point. So, pwede na po nating ilagay yung grades nila doon sa
grades. So, tandaan po natin, si Sir Sam, 1 yung point, Real Yomas Gmail, 5 points. Dito pa lang po pwede natin makita yung grades ng bata. May iba pang paraan para makita natin yung mga grades ng bata. Halimbawa dito, tinignan natin individual. Makikita natin yung points na nakuha ng bata. Dito, 5 of 5 points. Next student. Ito po ang nakuha po nito ni TV Sir Sam is 5. Samantalang the next student, 1 point po. Paano pa rin makikita yung point, yung score ng bata? Pwede rin po natin makita yon sa Excel file o kaya sa spreadsheet. Click lang po natin ito. Then, we will create. Click create. Ito na po yung score ng bata. Makikita natin si Sir Sam nakakuha po ng 5. Si Sam AA ay nakakuha po ng 1 point. Ano pong gagawin natin dito sa score? So, ilalagay na po natin yan dun sa grades ng mga bata. So, balik po tayo dun sa grades. Ito po yung grades. Tingnan po natin yung grades sa mga bata. Dito po sa elements, ang nakuha po ni Sir Sam. Kung titignan po natin dito, si Sir Sam po ay 5, si Sam AA ay 1. Sir Sam 5, Sam AA 1. Sam got 5. So, ang gagawin natin, click po natin to, then we will write 5. Then, click this, saving po siya, then return. Ibig sabihin, babalik na natin para makita nung estudyante na recorded na natin yung quiz. Dito po, pag hindi pa na-return, drop po siya. Pero pag click natin ang return, click return, meron na pong grade yung bata. Dito po, si Sam A, ang nakuha niya po ay 1. So, we will write 1 here. Then, click po natin saving. Then, click return. Then, pwede tayong mag-message sa kanya dito dahil 1 lang ang nakuha niya. Then, after writing the message, return. Returning, and meron na siyang grades. Dito naman po, ulitin ko po, this is the assignment and this is the quiz assignment. Ito naman po yung question na ibinigay natin sa student. Graded po yon, so i-click po natin para makita natin yung sagot nila. O dito pa lang po kung mapapansin natin, makikita na natin yung sagot ng mga bata. Pag in-open po natin, makikita na kaagad yung sagot ng mga bata. So, dito pa lang, pwede na tayo magbigay ng rating o ng grade sa bata. Ito sa do you believe in forever? Hindi naman po tayo gumawa ng rubrics dito. O, pwede po tayo magbigay ng grades. So, for example, dito, yes, of course, in fact, I have my forever. Halimbawa, 10, ang nilagay natin, pwede na tayo magbigay ng grades. 10. Then, click. Then, return. Then, you can write a message. Then, return. Returning. May grades na po siya. Ito naman po yung sagot naman ni Sir Sam. Yes, I believe because we were created by God to live forever, not to die. This shows that forever really exists. Halimbawa, 10 din yung grade. 10. Sulat natin yung 10. Then click. Return. Return. Meron na pong grades. Okay? Kompleto na po. And, balik po tayo doon. Kung babalik po tayo sa grades, ayan na po yung grades sa mga bata. Kompleto na po yung tatlong assignments na binigay natin. 10, 1, 75. This one, 10, 5, and 95. Ito na po yung grades na pwede nating i-compute or pwede na nating ilagay sa ating class record or e-class record. Sa quizzes, ito na po yun. Sa assignment and quizzes, ito na po yung pwede nating i-compute sa class record po natin.
Paano ba po natin makikita ito? Yung grades natin. So, i-click po natin dito. Kahit alin po dito, ito pwedeng i-click ito o yan. Click po natin. Then, meron pong lalabas ditong settings. Mapapansin po natin, i-click po natin. Kung mapapansin po natin, tingnan natin yung mga binigyan na natin ng grades. Kung i-click po natin yan, wala na pong turn in, wala na pong assign, graded na po sila lahat. Another, dito naman, graded na rin po lahat. Okay? Pabalik po tayo dito sa grades. Ngayon, gusto nating tingnan yung mga grades nitong bata. Paano pa pwedeng makita yung grades sa mga bata? Maliban po dito, nakita natin yung grades, papaano pa? So, i-click lang po natin kahit alin dito. Halimbawa, ito i-click natin. Then, we can see here the setting icon. So, i-click po natin yung icon na yon. Then, we can copy all grades to Google Sheets. We can copy all grades to Google Sheets. Or, pwede nating i-download as CSV. Download all grades or download this grades. So, halimbawa, copy all grades to Google Sheets. Click po natin yan. Ito na po yung grades ng mga bata. So, makikita natin. Makikita natin yung grades ng mga bata. Ito na yun. Dito ang grades, the average, class average is 85. Yung kay Sir Sam is 95.65. Yung kay Sam A is 74.78. Ito na po yung mga grades niya. Okay? Narito po yan sa Excel file or nasa Google Sheets po. Tumaliban po doon sa grades na nakita natin kanina, pwede rin nating makita dito. So, napakadali lang po para makita natin yung grades. Napakadali na mag-compute ng grades ng mga bata. So, ganun lang po kasimple. Ayan. Tapos na po nating mabigyan ng grades yung ating mga estudyante. Ito pa po yung ilang halimbawa ng isang class na merong mga estudyante. Pakita po natin ang isa pang class na maraming estudyante. Halimbawa, ito pong demo class. Say for example, ito i-open po natin, demo class, grades. Kung titingnan natin yung grades, ito po yung mga grades sa mga bata. Halimbawa, meron tayong 1, 2, 3, 4, 4 students. Makita natin yung grades ng mga bata dito. Okay. Open pa po natin yung isang klase natin. Tingnan din natin yung mga grades. Halimbawa, ito pong klase na ito. Click po natin. Tingnan po natin yung grades. Click po natin sa stream. Tingnan po natin yung students. Meron po akong 44 students. Merong 44 students. Tingnan po natin kung sino yung mga nag-submit ng kanila mga output. Tingnan po natin yung grades sa mga bata. Click po natin. Meron po akong pinapagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito po, meron ng nag-submit. Dito, meron na din. I-click po natin to. Sa quiz po ito, merong turned in. Ibig sabihin nag-submit, 11. Meron pong hindi pa na-submit na 28. At meron ng 5 graded. Makikita po natin dito yung mga nag-submit. So for example, i-click po natin yung nag-submit. Sila po yung mga nag-submit. Turned in. Makikita din naman natin yung mga hindi pa nagsasubmit. I-click po natin yung assigned. Sila po yung assigned. Ibig sabihin, hindi pa sila nag-submit nung kanilang mga output. At yung graded, i-click lang po natin. Sila yung mga meron ng mga grades, yung kanilang mga output. And makikita din po natin dito. Ito po yung turned in. Ito naman po yung mga hindi pa nagsasubmit. At dito rin po, makikita din natin yung mga meron ng grade. So, napakadali lang pong ma-monitor yung mga nasubmit na output ng ating mga estudyante. So, ganun lang po kadali, ganun lang po kasimple ang paggamit nitong Google Classroom. Madali lang po, pero of course po, dahil lahat tayo ay baguhan sa paggamit ng Google Classroom, sa paggamit po ng platform na ito, ay medyo rin mahihirapan po tayo.
Hindi po natin ito makukuha ng madalian, pero gawin lang po natin ng paulit-ulit, makukuha natin po ito. So madali lang, hindi po tayo mahihirapan sa pag-retrieve ng mga modules, sa pag-retrieve ng mga assessment, ng mga output ng mga bata, maging madali na rin po sa atin ang pag-compute ng mga grades ng ating mga estudyante. So sa lahat po ng ating mga kaguruan, lahat po ng ating mga ka-online, magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay katulong ito sa atin. Matulungan tayo nito, makatulong ito sa atin para mapadali ang pagtulong sa mga estudyante, bagamat tayo ay nasa ilalim po ng COVID-19, nasa ilalim tayo ng pandemic, angad nating makapagpatuloy pa rin ang pag-aaral ang ating mga kabataan, bagamat tayong lahat ay baguhan sa larangan na ito. Sa muli po, magandang-magandang hapon, magandang-magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat sa ating mga ka-online.